inaanyayahan kong lahat na makita sa'yo para sa pagbuwan na panalangin mo. Sa ngayon ang man ng atang ng Espiritu Santo, Amen. Ang sasalamatan ko na sa pagbabang araw na hindi ko sa amin. Sa pagbabang pagkakataon na maranasan ng pagmamahal ko sa oras na ito na kami ay matito upang magpaalam sa pagbabang. Gabayan niyo po kami sa mga itatang na gawa ng sa amin. Bigyan niyo po kami ng lakas upang magawa na sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po. Ay, gusto kong masigla ang pagbabalik. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po, sir. Bago tayong maupo ay, bago kayong maupo, maaari bang pakiayos ng maupuan at pakipulog ng mga tumi sa sabi? Kung nasa ayos na mga upuan at wala nang nakakalat sa sayo, maaari nang maupo. Salamat po, sir. Magandang umaga. Okay, ngayon ay ako pala ang inyong guro sa Pilipino na si John Patrick Fernandez. At meron akong mapatakaran sa aking klase. Ito ang una ay pakikinig at pakikila ko. Kapag ako'y nagsasalita sa harap ko, for example, kayo ay nag-uulat sa harapan, anong gagawin nyo? Makinig. Makikinig. Kapag ako ay magtatanong sa inyo o meron akong tanong sa inyo, anong gagawin nyo? Tatanong. Yan ang nagpapakita ng pakikila sa aking klase. O, kalatan ay sumisimbolo ng may respeto. Ngayon ay i-check ko ang sino ang lumitan sa aking klase. Pag tinawag ko ang apelyado ay pakisabot, nandito po ako, sir. Balbigas? Nandito po ako, sir. Lau? Nandito po ako, sir. Parido? Labor? Labrosa? Palapakan mga sarili, lahat tayo ay kumpleto ngayong araw ng ito. Kumusta ang araw ninyo, mga mag-aaral? Okay lang po, sir. Okay lang. Ngayon, bago tayo dumako sa ating talakayan o panibagong talakayan, meron ko ipapakita isang comics na kung saan may dalawang taong nag-uusap. Ngayon ay bibili ako ng isang dalawang taong magbabasa sa mga bawat pahayag sa taong dito. Okay? Bilibining Batilian at Lau, maaari mo ba kayong kayo ang magbabasa? Sa pagbabasa ay dapat madamdamin ha? Kumbaga. Ikaw binibining Batilian ko si ito, itong malaki yung natalaki at ito naman yung kapatid. Kanto, dapat kang makulog. Itsura mo pala kayo na tanang ikaw ang pumatay kay Camila. Hindi, tolpo. Inustente ako at isa pang walang ebidensya. Sapat na ang ebidensya yung pagmumukha mo. Naku, nagkakamali ka. Hindi ako pumatay kay Camila. Maraming salamat. Madamdamin talaga ang pagganap nila sa comics na binigay ko. Okay. Ngayon, yun ako tanong. Ano yung pahiwatig ng comics? Ano yung konteksto o nilalaman ng comics? Binibining Batbigas? Nambibintang si Colpo kay Pardo.
yung nagbibinta. Love. Si Cardo ay parang binintangan niya si Cardo na kahit pumatay ka ng mukha, kahit ang bilang, basa sa kanyang audio, nalusin sa mukha na parang ano siya, mali lang kanyang ginawa kasi nagbumasa siya sa audioan doon. Maraming salamat sa inyong mga sagot. Sa kabuuan, ito ay pabuhusga sa kapwa na walang patayan o walang katibayan. Yun ang ipinapakita ng comics. Sa akin, mayroong tanong, nakakaranas ba kayo nabintangan o kayo ang nagbintang sa kapwa? Opo. O ano yung senaryo mo, anong sitwasyon na naranasan mo? Binibining ba't bigas? Na ako daw yung kumuha ng kanyang sa kanyang gamit, hindi naman ako yung iba kong kapasin yung kumuha. Oo. Siya ay nakaranas ng panguhusga na walang katibayan. Siya ay pinilit na siya ay sinabihan ng hindi maganda na walang basihan. Kung ikaw ay mabibintangan o ng isang bagay na hindi naman ikaw ang gumawa, ano yung gagawin mo? Katulad dito, sa scenario ito, siya ay binintangan na siya ang kumatay dahil sabi niya sa pangit daw yung lalaki basa kanyang itsura. O sa iyong palagay, ano yung gagawin mo kung ikaw ay napagbintangan na hindi naman ikaw ang gumawa? Siyempre po, ipagtatanggol ko ang aking sarili kasi mali yung pagbintangan ako sa isang gawain na hindi ko naman ginawa. So, gagawin ko ang lahat ito, mapatunayan na nagkamali siya sa kanyang pagbibintang. Oh, maraming salamat! Lapakan natin siya! Siya ay... si Binibining Lao ay siya ay nagpaliwanag. Siya ay nagpaliwanag na hindi talaga siya ang na kumuha at halimbawa sa pagbibintang niya hindi naman totoong kanyang pinagbibintangan na gano'n. Ngayon naman ay meron tayong paparanoonin na kung saan na kwentong ito ay tumatalakay sa isang panghusga o ang konteksto o nilalaman ng kwento ay panghusga bas anuman ay tungkol ito sa bago pa man tayo dumako sa kwento ay ito yung layunin o tiyak na layunin sa araw na ito. Pakibasa, Binibining Balikyas. Una, pangkaalaman ay lalarawan ang katangian ng mga pangunahing tauhan sa maikling kwento. Pangunawa, may uugnay ang ilang pangyayari sa kwento sa tunay na buhay. At ang pagganap ay nakabubuo ng sariling comics tungkol sa napapanahong sitwasyon ng Michael Ginayan sa pagsa. Okay, maraming salamat sa pagkasa. Inaasahan natin na aasahan ninyo na kayo ay gagawa ng isang comics. Di ba, pamilya na kayo, paano gawa ng comics? Tungkol sa napapanahong sitwasyon sa okay sa pagkasa. Okay, ito yung inaasahan natin matagumpayan o makamtan yung araw. Ngayon ay may mapakita ako isang video clip na kung saan ito ay tumatalakay sa panghusga na kung saan ay itong kwento ay pinamagatang Ang Kaliki ni Benjamin Pascual. Pamilya ba kayo sa kwento ito? Opo. Sa paano mo nasabi yung pamilya ka? Sabi ko na panoon ay Binibining Balikyas. Narinig ko lang po ito. Narinig niya daw. Okay. Ngayon ay papanood natin ang video. Ang Kaliki, the Benjamin Pascual. Tataas na ang gusto ko kayo ay kumuha na isang pilasong papel at isagot yung mga halagang pangyayari sa kwento dahil mamaya meron akong tatanong sa inyo yung dubong yung kwento. Labag yung sinagpulitin ng kanyang malalagong kilay
ay nakikita ang kagandahan ng kaalaayang umaga. At sa kanyang malipis at magtutlang labi, bahagyang pasok sa pagkakalat ay naglalaro ang isang ngiti ng kasiyahan. Araw ng pagkatapos ng kanyang anak na dalaga. Sa gabi iyon, ay matatanggap nito ang diploma bilang patunayan na tapos niya ang apat na taong nilalagi sa mataas na paaralan. Ang sanmaling inaakihintay niya sa mahaba-haba rin namang panahon ng pagpapaaral ay dumating na. Ang pagkakaroon ng isang anak na nagtapos ng high school ay hindi na isang maliit na bagay sa isang mahirap na gaya niya, naiisip niya. Sa mga pangarapin niyang jiwa, ay para niyang nakikita ang kanyang anak na dalaga sa isang kasuot ang puting-puti, kip-kip ang ilang libro at mahanti, patungo sa lalong pagmataas na hangarin sa buhay, ang mga tapos sa kolehiyo, o taunlan ng kabuhayan at subukanan. Maaaring balang araw ay magkaroon din siya ng mamarabanging may sinabi naman. Nasa daan na siya ay para kanyang nagiging ang mag-inis na halata ng kanyang anak na dalaga. Naiisip niya. Sa mapangarapin niyang diwa ay para niyang nakikita ang kanyang anak na dalaga sa isang kasuot ang puting-puti, hip-kip ang ilang libro at mahanti, patungo sa lalo pang mataas na hangarin sa buhay, ang matatapos sa kolehiyo, ang taunlan ng kabuhayan at sinubanan. Maaaring balang araw ay magkaroon din siya ng mga nabangin may sinabi nito. Nasa daan na siya ay marapanin ang nagbibigit ang mag-inis na halakang ng kanitang at umuraga habang paikot-ikot nito sinusipat sa harap ng salamin ang nagbubutahan ng pagdamit na isusunod sa pinagbibigat. Napangiti siya muli, pamilili si Adima. Dugpit ng isang kamay ng isang pangnagsikla ng kanyang pamibiling ugulangan. Habang nasa daan, samantalang patungo sa pamilihang bayan ng tundo, ay may kataniyang iniisip ang mga bagay ng kanyang pamilihin. Hindi pa karaniwang araw ito at kailangan magkaroon silang mag-ana na hindi pang karaniwang pananghalikan. Bibili siya ng isang matagang manok, isang kilong baboy, kulay na panahon at dalawang piling ng saging. Bibili na rin siya ng galbang sauce. Gustong-gusto ng kanyang magtatapos na anak ang natamis na galbang sauce. Mag-ikakasiyam na nang dumating siya sa pamilihan. Sa lapas pa lamang, ay narinig na niya ang himag kamayang na ingay na nagmabuhat sa loob. Ang ingay ng mga magbabagos na pakantapang isinisigaw ang halaga ng kanyang tinda. Ang sagit-sagit ang tawaran ng mga mamili. Linggo ng umaga at ang palengke ay siksikan. Sa harapan niya, pinuling ng daan. Ang lugar ng pagpumanod ay nasa dulo ng pagmulihan at sa panggit ng pag-usan sa daraan o pumuntaan ang buwis sa tindahan ng mga dulong palinda at bumili ng mga pika. Nang tumutin siya sa ng pasilyo at umakmang hahakbang na papasok, ay siyang paglabas na humahangos sa isang batang lalaki at ang kanilang pagbangga ay muntik na niya ni Pabwal. Ang sikaw ng bata ay tumama sa kanyang dibdib. Ano ka ba? Kasi cute na ng daraan na nagpatakbo ka pa kung lumabas. Ang gulyaw ni Aling Mata. Ang bata ay nakapangbalo na gawing maong na sa kahabaan ay pinag-ilang dibdib na ng landayan. Nakasuot ito ng dibawing kaliseta ngunit mula sa balikat ng pagkusod na kinaluwa ng kanyang butuhan at marunong bibig. Natiyak ni Aling Mata na ang mata ay anak na nila. Pasensya na po kayo, Ale. Hindi ko po sa'yo sinasadyang mabunggo. Nagmamadali po ako eh. Ang sabi ng bata, hawak nito ang isang maliit na lamos. Ibutente sa loob-loob ng Aling Mata. Ang bata ay takot na nakatingin sa kanya. Pasensya? Kung lahat ng kawalang ingat may pagpapasensyahan na pagpapasensyahan, ay makapapatay ka ng tao. Ang sabi ni Aling Mata. Agad siyang tumalikot at tumituloy na bumasok. Paalam pa naman, naisip niya, ay ako ang huli na kapangusap. Higit kong darandamin kung ako na itong nagurahan ng hindi mabuti, ay sa kanya pa magugali ang mga salita.
matagal na inisip kung may iba pang makita sa nangyari. Marahas ang kanyang pagkakasalita sa bata at maaaring may kakilala siya sa daraan na nakarinig sa kanyang mga sinabi. Dumating siya sa tindahan ng mga tuyong paninda at bumili ng ilang kartong mantika. Tumatala yata kayo, aking tunda. Ang bagay niya sa may tugulangan ng tindera na siya niyang nakaugali ang binahan. Nakangiti siya at ang babae ay umitili. Tila nga ako, tila wala ay hiyang ito sa pagtitinda. Aling ni Aling Munda. Natuwa si Aling Marta at pagkaraan ay dumutok sa bulsa ng kanyang bestido upang magbayad. Sa bilik na nangulungin ang kanyang mukha at ang ngiti sa manipis niyang labi ay nawala. Wala ang kanyang kalupi. Napansin ang kaharap ang kanyang anyo. Dati po, sabi ni Aling Munda. Nawawala ako ang aking pitaka. Wala sa loob na sagot ni Aling Marta. Magkaroon naman ang laman, sabi ng babae. Ang tanda niyang laman ng kanyang kalunti ay 70 piso na siyang bigay na sahod ng kanyang asawa ng sinundang gabi, Sabado. Ngunit ayaw pa niya kung bakit ang tipang may nakikiramay ang tono nagtatanong ay nakapagpalaki ng kanyang loob upang sabihin, 110 piso po. Nanatili siya sa pagkakatayo ng ilang gabi. Bari sinakasan ng lakas. Nag-iisip ng mga nakaraang pangyayari. Maya-maya ay parang tibla sa bumungit sa kanyang alaala ang gusto sa batang kanyang nakabanda. Tumama ang siko nito sa kanyang dibdib, sa kanyang katawan. Dali-dali siyang tumalito at patakbong lumabas. Hindi pa maraming iyon nakakalayo. May ilang sandali pa lamang ang nakaraan. Ang tabas ng mukha, ang mukha, ang bujik, ang tindig. Sa labas, sa harap ng palengke na kinaruroon na ng ilang tindahang maliliit na mga ilan nilang namimili at ang batang panahon na nagtitinda ng gulay ay nagtaminado na siya. Patakbo uli siyang lumakad. Sa harap ng mga bilao ng gulay na halos nayapakan na niya sa pagmamadali at sa pagmandulo ng posisyon ng ikalayuan sa natatal niyang karapit na autos ng mga kuyos ay nakita niya ang kanyang hinahanap. Nakatayo ito sa harap ng isang nilao ng kalkol at sa malas niya ay pumabawa niya. Hindi siya maaari magtatalo. Ang wakwak na kansela nito at ang mahabang pantalon na ayon sa lawang yung ginagamit ng kanyang ama ay sapat ng palatandaan kapag ito ay madaling makilala. At ang hawak nitong bangus na tigumente. Maliksi siyang tumapit at binatap ang bata sa leeg. Nakita rin kita. Ikaw lumukot sa pitaka, Tony. Huwag kang magkaila. Ang sabi niya, humihingi. Tiyaka ng kanyang pagsasalita. Tingin niya sa pagkaito ng bata sa pag-aapuhan ng isa sa loob ay nasukun niya ng buong buo. Ngunit ang bata ay mahilig sumukod. Ano pong pitaka? Wala pong ginawa sa inyong pitaka. Ano mo na? Ikaw ang lumukot ng pitaka ko at wala ng iba. Ang wapay binagla mo ako, ano ah? Magaling. Magaling ang sistema rin nila. Kikita natin yung Rizos Palense. Marami na nakapalitin sa kanila. Mga batang nagtitinda, dalaki at babae nanginili. Tinigpitan ni ating mata ang pagkakahawak sa liig ng bata at ipipilit na inaharap sa karamihan. Aba, kanina ba naman pumasok ako sa palengke ay panggaan ako? Nang mabukain ako na pinamili ko at kapainagwans ako, wala na naman. Ang mabuti ko ay ipapulis ninyo. Talagang dito mo sa palengking maraming nagliripa ng batang gaya niyan. Sabi na nakalami na isang babaeng nagkikinig. Tena, sumama ka sa akin. Ang sabi ni Aling Marta. Bakit po? Saan yung buko dadalhin? Saan sa akala mo? Ibibigay kita sa pulis. Ipagtitilan mo kita kapag di minalabas ang dinukot mo sa akin. Sabi ni Aling Marta at kinisil ang leeg ng bata. Pilit na nagwawala ang bata. Ipinabansa niya ang hawak na bangus upang dalawang kamay ang pag-alis ng mabutong bagay ni Aling Marta na tila kawad sa pagkakasaka ng kanyang leeg. May luha na nakapaminta na sa kanyang mga mata at ang ubog at laway ay sabay na umaagos sa kanyang leeg.
Buhat sa likuran ng mga manonood ay lumapit ang isang pulis sa tanong sa pagkakataong tulad niyo. At nang ito ay malapit na, ay sinimula ni aming mata ang pagsusumbong. Nasiguro ko siya dahil nang ako'y kanyang banggain eh, naramdaman ko kanyang kamay sa aking bulsa. Hindi ko lang muna aninap agad pagkat ako'y nagmamadali. Patapos niya ang pagsusumbong. Tinignan matagal ng pulis ang bata. Ang maruming saklat nito at ang nagmamata sa tuwing katawan, pagkatapos ay patiyan na naupo sa harap nito at sinimulang magkakas. Sa bulsa ng bata, na sa pagdating ng pulis ay tuluyan ng kumiyak, ay lumabas sa isang maruming panya nito, basa ng buhok at tatat ng susi. Jen Sentimos na patid at ebidenteng bangus. Nabibigyan ko ba ni Jen siya sa tayong bitata? Ang tanong ng pulis kay Aling Marta. Siya ho at wala ng iba, ang sagot ni Aling Marta. Saan mo din nila ang pinukot mo sa aling ito? Kung sabi mo totoo kung hindi ay lalang kita? Ang nabalasik na tanong ng pulis sa bata. Wala ko kung dinukoy ba mas kaalisahan niya. Masigap ko pa rin niya kung ito na walang pinukuha sa akin. Hindi po ako may tinukoy. Ang sisigok-sigok na sagot ng bata. Masigap ka pa. Ano ba ang kakakapin namin sa'yo kung ang pinakaw ko'y naipasa mo lang sa kapwa mo na dumupo? O ano? Hindi ba gano'n naman ang pekas kung lumakad? Dala-dala, tatlo-tatlo? No, mamawag yata. Mamamulis eh, ituloy na natin yan sa kwartel. Baka roon matutong malakot niya at magsabi ng totoo. Sapat ni Aling Marta. Hindi mo natin kakarapang madadali mo kung wala hininit siya. Kinagay natin kahit kung paano magkaroon tayo ng kayaharap. Nakalibayan siya ang lumukod ng iyong pata. Paano mo hindi siya? Eh, ano pag ebidensya ang hinahanap mo? Sinabi ng binangga ko sa dya. At naramdaman ko sa kanyang kamay sa aking bulsa. Ano pa? Ang sabi ni Aling Marta na nakalimutan ng humupo. Sa bata na hatingin ng pulis na wari nag-iisip yung dapat yung muli. Maya-maya ay lumutok ito ay isang lapis at maniit na kalernyo sa kanyang bulsa. Ano ang pangalan ko? Ang tanong niya sa bata. Andres Reyes po. Muling tanong, lumingon ang bata sa kanyang paligid. Inisa-isa ang mga mukhang nakatakay sa kanya. Wala po kaming bahay. Ang tatay ko po ay may sakit at kami po. So kung minsan ay sa bahay ng tiyan, inis po na natira sa Bloomingtree. So kung minsan naman po ay sa mga tiyo ko po sa kaya po. At kung minsan ay sa bahay ng kapatid ng nanay ko ito sa Dundok. Initusan niya lang po niya ang bumili ng ulam para mamayang tanghali. Sa mga tuwing, ay ito kayo pagkama na katira ngayon sa Dundok? Ang tanong ng pulis. Opo, pero hindi ko po alam ang tali at numero ng bahay dahil sa noong mga lang-alang kami naglipat at sa ngayon hindi po ako marunong magpasay. Ang sagot ng bata. Ang walang kawawa ang tanong at sagot na narinig ni Aling Marta ay nakabagot sa kanyang bandinig. Sa palagipan niya ay para wala silang mararating. Lumalaon ay lumarami ang tao sa kanyang paligid at ang pulis na umuusig ay sinasyeng siya sa kanyang pagtatanong at pagsulat sa kwaderno. Nakaramdam siya ng pagkainis. Ang mabuting mo yata ay dahil na natin kung dadali. Pinagkakagulungan naman ba yung mga tao? At wala namang nangyayari. Kung hindi niyo kaya, sabihin niyo at tatawag ko ng ibang pulis. Ang hirap sa inyo ay sabad niyo ng sabad niyo. Well, ubusan niyo dalit ngayon niyo ang bata nito. Pati kayo ay sinapadalit sa kapatid. Doon sabihin niyo gusto niyo sabihin at doon niyo gumi niyo gusto niyo gumi. Sabi ng pulis. Inakbayan niya ang bata at inilakad na patungo sa autos. Kasunod na hindi uminit na si Aling Marta. At ang isang bugos ng tao na ang ilan ay pangiti-ngiti habang silang tatlo ay pinagmamustan. Sa harap ng outbus ay huminto ang pulis. Maghintay kayo dito sa dali at tatawag ko sa porter para tayo. Sabi ng pulis kay Aling Marta. Naiwan siya sa harap ng bata. At ngayon ay tila maamang portero sa pagkakatawa. Sisigong-sigong, nilalagot ng bayat ng mga daliri at ulo ng bangong bangos. Lumingani nga siya. Tanghali na. Ilan-ilan na lamang marakita niyang pumapasok sa palengke.
Iniisip niya kung ilang oras pa ang kinakailangan niya ipaghintay bago siya makauwi. Dalawa, tatlo, o maaaring sa hapunan. Naalala niya ang kanyang anak na dalagang magtatapos. Ang kanyang asawa na kaipala ay naiinip na sa paghihintay. At parang niya narinig yung sasabihin nito kung siya darating na walang dalang anuman. Walang dala at walang pera. Nagsiklab ang puot sa kanya na kanina pala bubuyo sa kanyang bibig. May puknang sumulat sa kanyang ulo. Mambigag ahapin ang tingin niya sa batang taharap. Hinawakan niya ito sa bisig. At sa pagbibigay ng kanyang paningin, ay pabalingan niya dinilipig sa likod nito. Sino nga ang kanilitik na bata ka? Kung walang binabaing pulis na kapagpapaamin sa'yo, at huwag gagawin ay kakaamin mo. Saan mo dinalang timukod mo sakit? Saan? Saan? Napahiya mong bata sa sakit. Ang bisig nito ay halos sa paabot ni Anang Nata sa kanyang baligat sa likod. Ang mga nanonood ay parang nagapagda ang hila o tamang pagsalita ng pagtutol. Sinapo ng bata ang kamay ni Anang Nata at nang pilapit sa kanyang bibig ay buong gigil na kinagat. Hindi niya gustong tumakbog. Halos nabali ang nangisip ko at ang mais lamang niya ay makaalpa sa magatigas na gisip ni Anang Nata. Ngunit ngayon, nang siya ay bitawan na nasaktan si Anang Nata at makalayo pa paulo, ay naalala niya ang karaniwan ni Anang Nata at sa lumakit na pulis. At siya ay lumanap ng maghihintay at nang makakita ay walang tingin mo na tumakbo patungo sa ibawin ng maluwag na daan. Bahagyan na niyang narinig ang mga hayat na salitang nagubuhat sa humahabol na si Anang Nata at ang sigaw ng pulis at ang sumunod na tilian ng mga babae. Bahagyan na umabot sa kanyang pandinig ang malakas na busina ng ilang humahang pilis ng sasakyan. Sa isang sandali, ay nagbigay sa kanya ang buong paligid at sa pagbubulat ng muli ng kanyang paningin, sa pagbabalik ng kanyang umilan, ay wala siyang nakita kundi ang anino ng kanyang mukhang nakatunghay sa kanyang mapaypay at dulo ang katawan. Hindi umingin si Anang Nata habang minamasdan ang bata. Maputla ang kulay ng kanyang mukha at ayaw kanya at pati siya ay tila at pananawan ng lakas. Malamig na pawis ang dumigingi sa kanyang noo at ang tuhod niya ay parang nananato. Hindi siya makapag-angat ng kanyang paningin. Sa panaginipan niya ay sa kanya nakatuon ang paningin ng lahat at siya ang binubulto na nagsisi. Bakit pa ako ang nananayin sa kanila? Pinipinig niya ang usalit ng salito. Ginawa ko na lamang ang dapat gawin, ninuman at nalalaman ng lahat na ang nangyari ito'y pagbabayad lamang ng bata sa kanyang nagawang kasalanan. Ang pulis ay nakabalik na sa outpost at sa isang ospital ay matawag. Ang bata ay napagpulungan na hila na buhatin sa bangketa upang doon pagyamanin at ipaghintay ng implansya kung aabot pa. Ang kalahati ng kanyang katawan, ang dahang ibaba, ay natatakpan ng dyaryo at ang bulanin niyang pasuotan ay tuluyan ang nawalan sa kanyang katawan. Makailan sandali pa, pagdating ng pulis ay bumuling nagbulat ito ng paningin at ang mga mata ay pinako sa mapuntang mukha ni Anang Nata. Aski kapanin niyo ako, wala kayong makukuha sa akin. Hindi ko kinuha ang iyong pitaka. Pabutututul na sabi ng bata. Patay na ang tumutok ng morta ninyo. Siguro'y matutuwa na kayo. Sa tagal na sabi ng pulis kay Anang Nata, nakatayo ito sa kanyang tabi at hawak naman ang kwaderno ang tabi. Sa palagay kaya ninyo ay may sasagutin ako sa nangyari? Tanong ni Anang Nata. Wala naman sa palagay ko. Kung may mananagot dyan ay walang iba kundi ang pobreng Chuberta. Wala na rin kayong sasagutin sa pagpapalagay. Chuberta rin ang mananagot dyan. May himig pumuputya ang tinig ng pulis. Magkakaayos na ba ako? Tanong ni Anang Nata. Maaari na. Lamang ay kinamay dahil ng inyong sasabi ng inyong pamala at diretsyo na rin ang gahay kung mga kailangan ng konti pag-ayos ay mahina na rin ngayon na sulat. Sabi ng pulis. Ibinigay ni Anang Nata ang tinitirhan at pagkatapos ay tuloy ang tingin ng kayo sa haramihan. Para pa siyang nanginina at magulong ng puno ang pag-inisip. Sabihin sa limuong na alalahanin ang nagsasalimbayan sa kanilito. Lumakad siya ng walang hiyak na pagkinuhan.
Naalala niya ang kanyang anak na Rebecca, ang ulo na dapat niya ni ulo niya. Ang nangunguti ang mga mata ng mga sala, sa sandaling malaman nito ang pagkawala ng pera, pagtatanggol, magkakay, hanggang sa siya ay magkulit at sumagot. Nagtatawid na sila ng mga hayop sa pangyusa, si Han, tumayaban, at ang anak niya ni Brody ay magtatanahaw at magtanong. Hanggang sila ay puntahan at palatay ng kapitbahay. Patakatakot na gulong at kulitiyan, siya loob-loob ang talong mata. At hindi sinasadya ay muli nalako ang pinag-uugan ng tiba sa bantay ng bata na nagtataktan ng dyaryo na siya nagtag mula ng lahat. Pag-inig sa tinamaan at itik na rin, ay hindi ko masukong at sumunan ng ito. Kasi hindi, walang pinagkaala, tumunod ka natin sa kapalaran sa masa ng taba ng iba. Ang puti na sa kanya. Usa niya sa Lili. Kinakailangan niyang kumilos. Pag-isip ng paraan. Kinakailangan kahit pa paano makapag-uwi siya ng ulam sa kamanghalian. Pagkakain ng kanyang asawa, ay malamig na ang tutuwi nito at sa kanyang sasabihin ng pagkawala ng pera. Maaaring magaling ito at ipamukha sa kanya, tulad ng nagagas na sabihin nito na ang lahat ay dahil sa malabis ng pagkakangal na makapagdala ng labi sa salapin ng pamilya. Huwag makapagdulong ay kamata sa kapwa na hindi na sila nagsimula. Ngunit, ang lahat ay titiisin niya. Hindi siya sisigo. Kinilihin din niya ang nangyari sa kunang sa bata. Ayaw ng kanyang asawa ng iskandalo. At kung sakaling darating ang pulis na tubuhan ng ulan, ay kinilihin niya ito. At tungkol sa ulan, pangungutang siya ng pera sa bundahan ni Aling Hinta. At iyon ang kanyang ipamili. Nasabi niya rito na ang nawala niyang pera ay 110 piso at ang halagang iyon ay napakalaki na upang ang 5 o 10 piso ay pagkait nito sa kanya. Hindi iyon makapag-hihinti. Mayroon din ang kasiyahang naglalaro sa manipis na labi ni Aling Marta na itihit niya ang kanyang paa patungong pabilihan. Tanghali na lang siya ay umuwi. Sa daan pa lamang bago siya pumasok sa tarapahan, ay natanong na niya ang kanyang dalaga na makumagtanan sa kanilang bagong bahay. Nakangiti ito at siya ay minasdan. Ngunit nang malapit na siya at nakita ang dala ay napakulit ito. Tumingon sa loob ng bahayan at may tinawa. Sumungaw ang payat ng lukha ng kanyang asawa. Saan ka kumuha na yung pinadali mo niya, nanay? Ang sabi ng kanyang anak na nag-graduate. Eh, sampay, kung di sa akin pitaka. Hindi maganda tutong sagot ni Aling Marta. Nagkatinginan ang mag-ama. Ngunit Marta, ang pinaka mo ay nahihol mo. Kayo na bago ka umalis ay kinuha ko yun at sagot sa akin ang bisking mo kakasabi at kumuha mo ng pangkili ng tala ko. Pero kakalino mo ka kung isa uli. Saan mo kumuha ng pinaginin mo yan? Ang sabi ng kanyang asawa, bigla-bigla, ang nakikilan na bumuwin sa karindan, nagbalik sa gunitan ni Aling Marta ang dalawa rin sa batang kaya, tutuan ng katawan at natatag sa medyaryo. At para niyang narinig ang mahina at gumagaragdan na ganyan ng ito. Mas kito ni Kapalim ng Bago at Kapalim sa Saglit siyang natigilan sa pagpanis at anong. Para siyang pinangangusan ang hininga. At sa palaginan niya ay umiikot ang buong paligid. At bago siya tumuyan na wala na nalala, ay wala siyang narinig kundi ang panaog na yabang ng kanyang asawa ka na. At ang papaliit na lumalabang salita, bakit kaya? Bakit kaya? Okay, natapos na nating napanood ang maikling kwento na pinagatang Tama ang Kalugi. Ngayon ay susuriin natin kung ano yung mga tagpuan at sino-sino yung mga pangunahing tauhan sa kwento. Okay, alamin natin, sa inyong palagay, ano yung pangunahing, ano yung tagpuan sa kwento? Tama ang palengke. Di ba maraming mga tagpuan sa kwento, pero merong nagibabaw o merong nagibabaw na tagpuan sa kwento. Doon ay umiikot yung problema sa kwento. Maraming mga tagpuan, si Aling Marta ay sa bahay, sa para lang kanyang anak, meron, pero ang kwento umiikot doon ang istorya sa palengke.
Ngayon, meron kong tanong. Sino-sino yung mga paunahing tauhan sa kwento? Binibining Mika? Ang mga, isa sa mga paunahing, tauhan sa kwento ay si Aling Marta. Tama, si Aling Marta. Sino-sino pa? Binibining Batbigas? Si Andres Reyes. Tama. Yun ang mga paunahing tauhan sa kwento. Pero marami mga tauhan sa kwento na si Aling Marta, sa sinabi kanina ni Binibining Mika, Andres Reyes, yung bata, Aling Bodiam, dalawang pulis, anak na dalaga, asawa ni Aling Donda. Okay? Ngayon ay tayo ay pagtutunan natin ng pansin ang dalawang tauhan, yung paunahing tauhan. Sila yung ang istorya ay sa kanilang lang umilipot yung istorya sa kwento. Si Aling Marta at si Andres Reyes. Yun natin ang pagtutunan ng pansin kung papaliwanag anong klaseng katangian yung dalawang tauhan sa kwento. Uunahin natin si Aling Marta, yung paunahing tauhan. Si Aling Marta daw ay isang pangkaraniwang nanay, may isang dalagang anak na magtatapos sa high school. Pangarap ay makapagtapos ng kolehiyo ang kanyang dalaga at namumulat ang kanyang buhay. May katandaan na mainitin ng ulo, mapamarunong sa otoridad at may pangkasinungaling, mapanghusga. Yun ang katangian ni Aling Marta. Sa iyong palagay, ano pa ang merong katangian si Aling Marta? Tama, siya ay panghusga sa kapwa. Tinitingnan niya ang labas na anyo, hindi siya tumitingin kung ano yung mabuting asal meron si Aling Marta. Di ba yung katandaan niyo sa kwento, nung nabangga ni Aling Marta yung bata, ano yung napansin ni Aling Marta? Tama, napansin ni Aling Marta na siya ay madungis yung bata para bang wala siya pamilya, pinabayaan, para siya inisip ni Aling Marta, madudukot, kumbaga, ganun, ang kanya niya inisip. Ilusgahan niya para sa kanyuan ng bata. Yung nabangga o nabundol siya ng bata. Tama po ba? Okay. Dapat bang ipahiya ni Aling Marta yung bata? Tama, hindi. Hindi dapat niya ipahiya yung bata dahil sa base ko sa kanyuan, wala naman siyang katibayan kung siya ba talagang kumuha ng pitaka ni Aling Marta. Tama? Mali yung ginawa ni Aling Marta. Sa iyong palagay, may kasalanan ba si Aling Marta sa pagkapatay ng bata? Binibini Patbigas, meron ba kasalanan si Aling Marta? Kung pag-uusapan natin ang batas na kung saan nabungo ng jeep ang bata, may malaking responsibilidad ang tsuper dahil siya ang kabangga kay Andres. Ngunit kung pagtatagpi-tagpiin natin ang nangyari sa pinakasimula ng istorya, masasabi ko na ang punong-dulo ng lahat talaga ay si Aling Marta. Maraming salamat. Ang sagot at kasagutan ni Binibining Batbigas ay base sa batas. Si Aling Marta ay base sa batas ang superdo may kasayalan sa bata. Pero sa base sa istorya, yung meron maaari na mga kasagutan ay si Aling Marta talaga yung may kasalanan. Dahil tumakbo yung bata dahil pinagbintangan siya ni Aling Marta na siya yung kumuha ng pitaka. Yun ang dahilan bakit tumakbo yung bata dahil gustong kunin ng mga pulis yung bata dahil nagnakaw daw ng pitaka ni Aling Marta na wala, hindi naman totoo. Ngayon naman ay napaliwanag natin ang unang tauhan, yung pangunahing tauhan sa kwento na ang halimbawa. Ngayon naman, ang susunod naman na tauhan sa kwento ay yung bata ng pangalan ay si Andres Reyes. Sa iyo palagi, anong klaseng katangian ang meron si Andres? Binibining Mika.
sa inyong pagkakaintindi sa ang kalupin o maging kwento ng kalupin, anong klaseng katangian si Andres? Ano yung klaseng katangian meron si Andres? Sa base sa kwento, ang katangian ni Andres ay hindi siya ay madungis, ngunit hindi mo malalaman kung siya ba ay magnanakaw ba talaga dahil hindi naman nakita doon na siya ang nagnakaw sa kita. Okay, maraming salamat Binibining Mika. Siya ay magbungis, yun ang physical na kanyuhan o physical na katangian niya. Pero si Andres ay isang mapagmahal sa kanyang pamilya dahil siya ay inutusan ng kanyang nanay na bumili ng isang pangus sa palengke. Mapagmahal siya kahit gano'n naman yung itsura, mapagmahal sa kanyang mama, papa, meron siyang pamilya. Mahirap lang siya na bata. Okay? Ano ba ang ano ba ang ginawa ni Andres noong siya ay pinilit na umamin na siya ay nagnakaw ng tita? Ano yung ginawa ni Andres? Tama, siya ay nagmakaawa kay Aling Marta na hindi talaga siya nagnakaw. Siya ay nag-convince si Aling Marta na piniwanag na wala akong ninakaw kahit tingnan niyo ang aking bulsa sa aking pantalon na wala itong laman. Ito ay bangus lamang po. Yun ang sinabi ni Aling Marta. Kinumbinsin siya pero hindi nakinig si Aling Marta. Tama po ba? Hindi siya nakinig kay Andres at pinatuloy niya kanyang prinsipyo na si Andres talaga yung nagnakaw ng pinaka. Tama bang tumakas si Andres kay sa mga pulis nung siya ay dinakip ng mga pulis? Tama ba siya ay tumakas? Hindi daw, sabi ni Batrigas. Bakit? Sa iyong palagay, Batrigas? Dahil maaaring isipin ng pulis na ginawa talaga ni Andres ang bagay na iyon dahil siya ay tumakas. Okay. Para bang kung tayo ay nasa posisyon ni Andres o kung titignan nila ang angulo ay kung siya ay tatakas yung bata, para bang iisipin ng mga tao ay siya talaga yung nakaw, para siyang guilty, kumbaga. Kung hindi ka, wala kang ginawang kasalanan, ay hindi ka tatakas, dapat harapin mo yung ano yung problema kung kinakaharap mo. Okay? Naunawaan ko ba? Ngayon naman ay, sa iyong palagay, sa panahon ngayon, nakakaranas ba tayo ng pangungusga sa kapwa? Opo, sa tingin ko ay sa panahon ngayon ay nakakaranas tayo ng pangungusga sa kapwa. Dahil nga tayo ay nasa mundo ng teknolohiya na rin ngayon at puso na ang mga pagbubuli. Yun po. Tama. Tama ang kasagutan ni Binibining Mika. Ngayon, sa panahon ngayon, sa ating lipunan, ginagalawan, ang mga tao ay mapangusga. Hinuhusgahan niya kahit ito ay nakikita lamang, hindi niya alam kung ano yung tunay na pagkatao ng isang tao. Tinitignan niya ang kanyang physical na anyo, hindi niya bumabase sa kung ano yung katangian meron yung tao. Ngayon ay meron pangusga. Kahit nasaan ka ba na posisyon, maging may posisyon ka sa buhay, may matanda, maging bata, ay mayroong mapangusga na tao. Kung ikaw ay nasa posisyon, kung ikaw ay sa sitwasyon niya ni Marta, magtitipin ka ba o mangungusga ka rin agad? Kung ikaw ay nasa sitwasyon niya ni Marta, tama! Magtitipid daw siya. Oo, mangungusga. Depende sa sitwasyon. Kung ikaw ay si Aling Marta, kung ako si Aling Marta, sa palagay ninyo, kung ako si Aling Marta,
magtitimpi ako dahil tinitignan ko muna kung ano yung mga problema, ano yung ginawa ko, ay isipin ko yung una kong ginawa, tatandaan ko ano yung una kong ginawa bago ko mahusga. Hindi ako titingin muna sa ano yung problema. Titingnan ko baka ako yung problema pala. Okay, naunawaan ko ba? Maraming salamat. Ngayon ay sa inyong palagay, sa ating nabasa o napanood na may kwento, ano yung asignatura ang pwedeng maugnay sa ating natalakay nyo? Tama, sa ESP. Maugnay natin ang asignatura sa ESP dahil ito ay tumatalakay sa pagiging mabuting tao o sa katangian o disiplina ng isang tao. Dahil katulad ng may kwento na ang palugi ay tumatalakay sa katangian ng isang tao, maging mabuti man o magiging masama. Katulad ng asignatura na edukasyon sa pagkakataon. Okay. Ngayon ay napagtanto ko na unawaan lahat ng ating natalakay. Napagtanto ko na may kwento na ang palupi. Ngayon ay may gagawin tayong pagtataya o evaluasyon kwento na may kwento na ang palupi. Ngayon naman ay may gagawin kayo, kumuha kayo ng isang buong papel na kung saan gumawa kayo ng comics, alam niyo mo kung anong comics, kung saan nagpapakita, magawa kayo ng comics na napapakita ng isyong palitunan na maiugnay sa tema na ang palitunan. Magbibigyan mga minuto para gawin ito. Ito yung pamantayan sa gagawin ng comics. Ito yung gagawin. Unang pamantayan ay napakahusay at napakalino ng pagkakarunit, may 10 puntos. Napaka-organisado, may 10 puntos. Malinaw ang mga pahayag, 10 puntos. Maayos at malinis ang buong gawain, 10 puntos. May 14 na 10 puntos kayong pamuhan na gagawin ng comments. Okay? Tapos lang ay 10 minuto lamang ang aking ibigay. Okay, pakipasa ng mga gawain ninyo sa harapan. Okay, maraming salamat. Okay, ngayon naman ay titigil natin ang ating layunin kung natabo ba natin ang ating layunin ng hapon. Ito yung layunin natin na ilalarawan ang katangian ng paunahing tauhan sa mating kwento. Ito ba yung napatago natin? Tama. Di ba na pinaliwanag ka rin na yung mga paunahing tauhan ng mga katangian nila? Pangalawa, naunay ang ilang pangyayari sa kwento sa tutunay na buhay. Naunay natin. Natago na natin ang ating mga layunin sa naturang araw. Ngayon naman ay may gagawin tayong sumatibo o evaluation, kumbaga. Ngayon naman, ay alam ko naman lahat kayo ay meron mga sarili-sarili mga telepono o mga cellphone at data. Ay magsasend ako ng link sa inyong GC na kung saan ilalagay niyo ang reflection niyo o ano yung mga natutunan niyo sa mating kwento. Naunawaan ko ba sa pamamagitan ng paggamit ng Padlet o mag-send ako ng link sa Disney. Ang iyong natutunan tungkol sa may kwento na ang kaluti. Lahat ng mga kasagutan o mga reflection niyong natutunan ay makikita rin dito. Pwede kayong mag-react sa mga kaklase, pwede kayong mag-comment. Pagkabilisan kasi matatapos ng ating time kasi may susunod pa ng papasok na kaklase. Pakibilisan. Ayun, meron ng sagot ang iyong kaklase. Okay. Sabi ni Sir Van, ang kanuti daw ay isang pagkikwento na sumasalamin sa kahirapan at pag-asa sa buhay. Sa pamamagitan ng pagkukok sa buhay ng mga tauhan tulad ng Carlo.
bago tayo magtatapos ay may bibigay akong takdang aralin sa inyo na kung saan ay gagamit kayo ng Canva. Diba? Alam niyo kung paano gumamit ng Canva. Pakibasa ng panunto, binibining survive. Gumawa ng topics tungkol sa napapanahong issue sa ating lipunan na napapakita ng pamumusga sa kapwa sa pamamagitan ng paggamit ng Canva. Ilagay ito sa loob ng one paper. Okay. Ito yung panuto. Gagawa ka ng isang comic sa pamamagitan ng paggamit ng Canva. At doon nilalagay yung comics. Sa ang nilalaman ng iyong comics ay tungkol sa napapanawang issue sa nagpapakita ng panghuhusga sa kapwa. Okay. Ito yung pamantayan na gagawin yung takdang alin na ipapasa niyo bukas ay una ay napakahusay at napakalino ng mga larawan at kahayag. May 20 puntos. Napaka-organisado sa 10 puntos. Maganda ang pagkadesenyo. Sa 10 puntos, maayos at malinis ang buong gawain. Sa 10 puntos, ang kabuhan ay may 50 puntos. Naunawaan mo ba? Okay. Bago tayo magtatapos ay manalangin muna tayo. Binibining Batidas, pwede bang pangunahan ng panalangin ang ating pagtatapos ngayong hapon umarap ito? Magdasalan tayo sa ngala ng Ama, ng Espiritu Santo, ang kapanalangin ng puso ni Jesus, ang pamahalaan ni Buhang. Maraming mga salamat mga mag-aaral. Maganda umaga muli.